Hello, what's up mga kasaltik? Welcome to Madam PTV. So ito po ang ating general love reading para sa mga earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. By the way, general love reading ito ha. So pwedeng hindi ka makarelate dito. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ma-appreciate ko yung subscription ninyo. And magwa-warning lang ako, this is a comedy tarot reading channel. So expect mo na may mga jokes dito, may mga tawa-tawa dito na gagawin si Madam P. So ako po yun. And this is rated SPG, strict no quad no buy na mga gurang ang kailangan. So kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, you are free to go. Meron tayong other channel na pang matino, Unicorn Princess Tarot. Yan, check it out na lang po, okay? So start na natin ang reading mo. We do have your 7 of Pentacles. This is your person. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, energy. So, nakikita natin dito sa person mo, no? Nasasaktan siya. Kung ba siya nasasaktan? Eto, kasi sinasaktan niya yung sarili niya. Para siyang tanga. Maaaring may action siyang alam niyang gusto or dapat niyang gawin. Pero, hindi niya nagagawa sa ngayon, eh. Maaaring ini-improve niya yung sarili niya. Yung iba sa inyo, you might be dealing with someone na talagang hindi conservative, eh. Parang, I don't know, some kind of, ano ito, eh. Parang ang tawag dito, improvement, yan, yung inaayos, kumbaga sa sasakyan, parang kulang siya ng tornilyo, and dahil dyan, kailangan niya munang ayusin ang sarili niya. But we have here the mirror, twin flame energy, you might be dealing with your twin flame, and ang laki ng pagkagusto nitong person na ito sa'yo, ha, ang taray mo sa part na yon. And with that, I like you. Yeah, gusto niya makipag-date or makipag-conversation, makipag-usap sa'yo, sabihin niya sa'yo, te, I love you. Ganun. Kaya lang, gusto niya muna mag-focus sa sarili niya, kailangan niya ayusin ang sarili niya, nakakahiya. May mga sakit dito or mga puso ditong hindi pa naghihilom. Lalo na yung mga mukhang hindi pa naghihilom. Katitiris lang ng tagyawat. Ganun. Yung energy ng person mo. Yung tipong kailangan, ay teka lang, hindi ko ma-present yung sarili ko sa person ko kasi hindi pa hilom yung mga tagyawat ko. Kakaya. Diba? Parang, parang ano kinalaman ng tagyawat? Ewan ko, masyadong ano itong person mo eh. Gusto niya muna yung stability. Ayan o. Oh. Looking at this palm tree, stability yan. Kailangan maging stable muna ako, maayos muna akong person, yung tipong pwede muna akong ipagyabang. Yes. Bakit kalait-lait ba siya ngayon? So parang tipong susugod ako or gagawa ako ng action pag kayabang-yabang na tong mukha ko, pag wala ng mga tigyawat. Yon. And or money issues ito ha. Kayo naman masyado kayong yung iba, tagyawat talaga inisip. Bakit yung tagyawat lang, hindi makasugod sa akin? Hoy, yung bilog-bilog ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin yung pera niya. Pwedeng ganun. Pwedeng hindi niya feel sumugod dahil maaaring kulang siya ng bariya. Yan. Ay, papel. Puro siya bariya. Yan. And we do have girl talk. Yeah. Gusto niya makipag-usap, oh. Kaya lang kulang talaga siya ngayon, eh. And dito naman, we do have here Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Ay, ang taray. Yung energy mo with the Knight of Cups. You love this person. Alam mo yan, alam mo yan. Kinikilig yung mga singit-singit mo pagdating lang naman dito sa person na ito ang usapan. Yung iba sa inyo, may paghanga ka dito sa person na ito. Gusto mong mag-offer ng something. Yes, yung iba gusto i-offer yung mga katawan nila. Ang taray. Mag-o-offer ng mag-o-offer na nga lang katawan pa talaga. Te! Interesado ba talaga yung person mo dyan sa mga alindog mo na yan? Yung mga balikat mo na yan? Of course. Ayun, kaya lang, kung confident ka sa balikat mo, yung person mo hindi siya confident sa balikat niya. Bakit? Ano yung balikat? Some kind of balance, eh. So, possible na ikaw balance ka sa sarili mo, yung person mo hindi siya balance, eh. May sinto-sinto. Kulang ng tornilyo. Yan. Pupugak-pugak. Yun yung energy ng person mo. And now, you're trying to build yourself with the hammer. Nais mo yung sarili mo. You're running away from this connection. You're running away. Hindi naman running na talagang parang nasa marathon, no? Ang pakiramdam ko sa'yo, parang nag-e-exercise.
May pagtakbo sa iyo pero nagpapahabol ka rin. Oh, taray, yung pagpapahabol. Hindi kasi maaaring paulit-ulit mo nang ginagawa itong pagpe-present ng sarili mo dito sa person na ito. Ibinuka mo na lahat pero walay pa rin para sa person mo. Hmm? Yun. Yun yung energy mo eh. Parang, teka lang, aalis na muna ako. Habulin mo ako kung hahabulin mo ako. Tapos yung person mo naman, yeah, motor pala siya, no? Kaya lang, kulang siya ng tornilyo. Hindi siya makahabol. Yon. Palakpakan natin yung person mo nasa talyer. Oh. And with the 7 of swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Yeah, I told you. Nakikita ng person mo na umalis ka or lumalayo ka or you're walking away. This is your person. Ayan, no? Parang, yung parang nagwa-walk out ka na meron ka pang sounds effect. Yes, may pa sounds effect. Alam mo yung sounds effect mo? Iingatan ka, alagaan pa. O kaya, hindi kita malilimutan. Yan. Hindi kita pababayaan. Ganda ng sound effect mo, te. Parang papunta na talaga doon. Hindi. Kasi nakikita ng person mo yung paglayo mo or pag-alis mo or may mga bagay lang talaga dapat kang tapusin. Huwag yung buhay mo, te, ha? Mahalaga ka kahit para sa akin, mahalaga ka. Dagdag viewers. O, diba? Hindi. Sa totoo lang, wala siyang magawa talaga, te. Gusto ka niyang habulin, gusto niyang gumawa ng action, pero sa ngayon, ang pinaka-action na magagawa niya is pagdating sa sarili niya. Hindi niya kayang i-present ang sarili niya ngayon sa'yo kasi feeling niya ang liit-liit niya. And we do have here 3 of Pentacles in reverse. Okay. Ano yan? Nalulungkot siya, nasasaktan siya kasi meron pa kayong mga pag-uusap na hindi pa tapos. Meron siya nararamdaman ditong frustration. Yung tipong, parang nakakaamoy ako na may nagkukot-kot ng kuko. Amoy panglinis ng panglinis ng kuko. Alam mo yon? Ano yung pag nagkutkot ng kuko ng ganyan, yung ano na ano yung natatanggal doon? Cuticle, yeah. Dead skin. Amoy dead skin. Kayo makakala nyo nag-a-addict ako. Walang pambili ng drugs yung talagang dead skin ng sininghot ko, di ba? Hindi. Hindi. If that is you na nagkukot-kot ng ko, maybe this is the message for you. Makinig ka. Yun lang yun. Maaring ikaw ang kausap ko ngayon. Ayan. So, sa nakikita natin dito, with the 3 of Pentacles, alam mo, gusto niya ng growth talaga yan, ng development eh. Lalo na sa sarili niya, nabobored na siya. Boring na siya kakaisip, buryong-buryo na. Alam mo yung tipong, di ba nasa talyer nga siya, naiinip na siyang matapos itong pag-aayos sa sarili niya dahil ang dami palang tornilyong kulang. Mga 10. O, nabilang. Kala mo isang tornilyo lang kulang sa person mo. Hindi, mga 10. Okay? Kaya yung makina niya kumakalug-kalug na. Mahirapan na. Ay, hayaan mo munang ayusin niya sarili niya. Eh kasi pag tinanggap mo ito ng ganito, aba, sakit ang ulo yan. Diba? Pupugak-pugak yan. Hindi maganda ang performance niyan. Yung pagtanyod niyan may pause, may tigil. O, diba? Ano yung tanyod? Ano yun? Yung parang urong-sulong yun na ano, na ay, kayo, motor ang pinag-uusapan, te. Motor! Huwag tayong brum-brum ang pinag-uusapan dito, te. Huwag kang ana. Kontrolin mo yung sarili mo. Huwag kang ganyan. Yan. So, yeah. Hindi niya kayang i-present talaga ang sarili niya sa'yo sa ngayon.
Pero nakikita natin siya ng action with the Five of Swords. Ha? Mayabang, mayabang itong person to. Gusto niyang gumawa ng action. But definitely, pwedeng naghihintay siya dito sa ending na ito with the Ten of Wands. May kailangan ka rin kasi dapat gawin. Yeah. So, pwedeng nape-pressure ka. I don't know. Yung iba sa inyo, you're feeling tired. Pagod na. Napagod ka na rin. Yeah, maybe you're ending this situation. Nagra-run away ka, run away. Yung iba, runaway bride. Yung iba, runaway coffin. Yes, runaway coffin. Ay, kakanta na naman yung person mo. Hindi kita malilimutan. Ikaw naman parang tanga rin eh, no? Gusto mo rin naman bumalik. Kasi hindi matapos-tapos yung pag-runaway-runaway mo na yan eh. Yung parang magpapahabol ka. Slow motion ang pag-alis mo kasi ini-expect mo hahabulin ka niya. Pero definitely, hindi pa natatapos yun sa inyo. With the Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, yeah, new future is here. Walking away kasi gusto mo ng new future. Gusto mo ng mas malaking hinaharap, mas magandang hinaharap, yan. And yun nga, binubuild mo yung sarili mo. And with the Tower, I don't feel like this connection is ending. Kung may disconnection sa inyo, hindi pa yan totally ended eh. Para sa'yo ha. Kaya pag may, yung pa-walk away, pa-cute lang yan. Yung ginagawa mong pag-walk away, fly away na yan. Wala lang yan. And with the Strength card in reverse, maaaring meron ka kasing, wala kang lakas ng loob para gawin itong dapat mong tapusin dito. Maaaring wala, hindi mo kaya. Di ba? Kumbaga, akala mo tapos na yung pelikula or tapos na yung teleserye yung pinapanood mo. Yung pala, commercial lang. Diba? Yan lang yun, yung ginawa mo. Parang hindi pa tapos ang story sa inyo, nag-commercial lang. At dahil yun, nagpa-cute ka. And dahil naman yun dun sa person mo, nakulang ng tornilyo. Yeah. And with the Hierophant in reverse, Taurus energy, very traditional kasi itong person na ito eh. Lalo na kung siya yung lalaki sa koneksyon. Pero anyway, hindi naman importante yung gender reveal dito. No? Hindi naman tayo mga nabubuntis na kailangan malaman ng gender. Sa tarot reading, walang gender-gender. No? Kung kesyo LGBTQ itong person mo. Pero ito ha, specifically lang naman ito, doon sa mga talagang may gender. Lalo na kung lalaki yung person na kakonek mo. Hindi niya kayang, gusto kanyang ipaglaban, pero parang kulang siya. Kumbaga, sasabak siya sa racing. Kumbaga nga, di ba, motor nga yung person mo na kulang ng tornilyo. Paano siya sasabak ng racing, kulang-kulang ang tornilyo niya? Parang ganun. Gusto kanyang ipaglaban. Gusto kanyang iangkas, isakay. Pero paano kanya isasakay? Nakakahiya naman yata na baka mamaya maplatan pa siya, eh, dagdag problema pa. Di ba? Hindi niya kaya i-present kasi maaaring dumadaan siya sa problema ngayon. And we do have your Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Oh, I'm seeing an offer here. Wow. Offer from a very immature person. No? Immature tong person mo, no? Pakyut ka na. Pakyut din siya eh, no? Mga nakakatakyut na kayong pareho sa ginagawa ninyo with the Page of Cups, oh. Maring may invitation siyang gustong gawin dito. Kaya lang, could be an opportunity para mag-grow sa inyo. So, maaaring hintayin mo yung message na itong person na ito, meron siyang invitation na gagawin or sasabihin. Ano yun? Pwede ba? Ikaw na yung magsuksok ng tornilyo. Yeah! Pwede ba? Ayusin mo yung mga tornilyo ko. Ay, God, talaga naman. Ikaw pala na ba ng mekaniko kaya hindi maayos-ayos itong person na to? Paano nga naman maayos ang tornilyo? Eh, ikaw pala naman ang taga-kabit. Oh, yan ang ending mo. Energy mo, ikaw maaaring ikaw ang kailangan mag-ayos dito sa person na ito. So, maaaring ito person na ito hinihintay. Or pwedeng magsabi siya sa'yo na, ay, kailangan kita. Tapos. Ikaw naman, mataas ang labor ko eh. Mga 50,000. Yes! Mahal na labor mo.
yon. Gets? Gets. And yun. So, maaaring hindi ka pa carry, hindi pa kaya ng person may labor na yung bayad sa'yo. Hindi pa kaya, hindi pa niya kaya. Kulang na siya sa tornilyo, kulang pa siya sa datong. Eh, yung person mo, inaayos niya yung sarili niya. Diba? Inaayos niya yung sarili niya. O sige, kanya-kanya muna tayo. Try kong maging maayos muna sa sarili ko. Pag hindi ko na... Eh, itong person mo, may pagkasirani ko. O, diba? Magaling magbuting-ting. Pero yung binubuting-ting niya, ang ending, nasisira din. O. And with the Seven of Cups, this is your energy. Yeah. There's a... I'm seeing warning and a choice. So, maaaring may choice kang kailangan gawin and may warning na pinapakita sa'yo. Ito para to dun sa mga, yung warning, very few of you lang ang may warning. Alamin natin kung ano yung warning. Kunti lang yung sinasabi ng warning dito. Oh, Eight of Pentacles in reverse. For what I can see here, pagod ka na eh. Ay, yung iba sa inyo, kulang pa sa experience. Mekanikong kulang sa experience. Taray mo talaga, te. hindi ka talaga uubra. Maaring hindi mo pa maayos itong person na ito kung sarili mo, hindi mo muna naaayos pa. So, maaring may kailangan ka pang ayusin. Tapusin. Diba? Ang hirap naman ng mekaniko ka tapos yung pala OJT lang. Tara. Paano mo ayusin tong person ito? Pareho kayo mga naglulukuhan. Ayan. So, kailangan, maaaring nagpo-focus ka sa sarili mo. Kailangan mo mag-focus dyan sa ginagawa mo para mas maging maayos na person ka at maayos mo itong person ito. Ba? Diba? Ang ending yan, ikaw talaga maghihirap, te. And with the King, I'm sorry, Knight of Pentacles in reverse, sa nakikita natin dito, I don't know, you're just exaggerating. Yung iba sa inyo, alam mo naman kailangan mo gawin, you're just being stupid. Oh, sorry for the word. Oh, sige, pagandahin natin. Yung iba sa inyo kasi nagtatanga-tangahan. Parang ganun pa rin. Alam mo na may potential itong connection na ito, pero you're being dishonest. Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo, sa mga tao, sa paligid mo. Kaya wala kang magawa. You're just running away. So, ayun lang. Kailangan ka ng person mo para ayusin siya. Yun yung nakikita ko dito eh. Pero kailangan ayusin mo muna yung sarili mo. So, yeah, that's it for now guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all guys again, and bye-bye.